Magandang hapon sa inyo, no? So sa video nito, so magpapalit tayo ng brake pad. So ipapakita ko din sa inyo kung ano ang gagawin, ano ang tools na gagamitin, para hindi nyo na din kailangan pumunta sa shop or magtanong sa mga kakilala nyo kung paano magpalit ng brake pad. So ang motor ko pala ay Raider 150. So tara. So bago natin simulan sa pagtanggal, so ipapakita ko sa inyo kung gaano na siya kanipis. So hindi man siya gaano kita, pero kita-kita naman na manipis na din. So kailangan ng palitan at huwag nang antay na maging bakal to bakal na. So ang kailangan lang natin ay tsaka ito, pumurahing brake pad. Kasi para sa akin, hindi ko naman kailangan mag-ano ng mamahaling brake pad, ano. So, depende na din sa gusto nyo. Tsaka tools or 8. Hindi pala 8, G's na tools para pantanggal sa nut na to. So tara, tanggalin ko na. So 12 pala, no? 12. So ipihit nyo lang pababa. Hanggang sa mahulog yung nut. Ito, may nut yan na maliit. Huwag nyong walain yan. Pwede na yan. So, itong goma na maliit, pwede na din itong tanggalin. Yan. Pwede nyong kamayin or kung mahigpit, pwede kayo gumamit ng flat screw. Tapos yung standard na Allen. So pihit nyo na lang siya pa kaliwa. Hindi nyo na kailangan tanggalin yung tambucho or yung buong brake master. So pag natanggal na to, papakita ko sa inyo. Saglit lang, tatanggalin ko lang to. So pihitin nyo lang sa pakaliwa hanggang matanggal. So, din yun na kailangan pumunta sa shop o manghingi ng tulong kung pansin nyo kinakailangan nyo ng palitan yung brake pad sa likod o harap. Natutunan ko lang din to kasi minsan wala tayong pera or sayang yung pambayad natin. So mabilis siya matanggal pag wala to canister or natanggal yung tambucho kasi yung pwesto na pag tanggal. So ito pin brake pan leak pin. So ito ang gawin nyo, ito pihit nyo lang paitaas. Yun. Paitaas. So, tanggal na yung brake pad ko. So, papakita ko sa inyo, ano. Like, paganyan yan.
sa itaas niyo lang. Yun. So ito, nakalabas pa yung anong tawag dito? Yung isang pin. Yung bilog, nakalimutan ko. So ang gagawin natin dito ay papagasag dito. So, tinanggal ko na yung preno, medyo manipis na tsaka madumi. Ganun din yung isa. So papalitan na natin. Tsaka lilinisan muna natin ng unti. Pupunasan na natin ano. Sobrang madumi na. May ano naman talaga sa yung panlinis ng frame, no? May wala tayong gamit. So, hinahanapan ko na lang. Ginamit ko ay gasoline. Tsaka itong pin. So, bigyan nyo na lang ng konting oras, ano? Hindi naman ako expert. So, ang gagawin natin, itong pin, ginagawa ko, ganyan lang. Hindi ko na kailangan tanggalin pa. Pipigayin ko lang paloob ng dahan-dahan. Kung pumalik. Yun. Kita nyo yun. Ba? So, ito. Tayong preno. Ang gagawin natin dito, medyo magaspang siya. Ang gagawin natin ay lilihaan natin yung magkagilid. Yun yung ginagawa ko minsan kasi pag mumurahin na brake pad, medyo magaspang siya, no? Yung gilid. Tapos nililiha ko yun ng kahit ako lang yung hindi na magaspang yung ano, brake pad na yung maglalapat sa disc brake. Yun. Tapos kita nyo naman, di ba? Ditong banda, kakalawangin yan. So ang gawin nyo, pagyan ng unting grasa. Sa akin, nilalagyan ko ng unting grasa. Yung. Tapos, kabit na natin. So, ito. Ito yung pauna. Malalaman nyo naman kung saan kakabit. Unti ko na makalimutan yung pin. So, ito yung kaliwa. Ito yung kanan. Ito
ang una niyang huwag niyong kalimutan to. Tapos itong pin. Tapos ito, ilayan nyo lang ito paloob. Tulang yung nakala ko, lalo na pag nalock nyo na, huwag nyo itong kalimutan, pin spring, yun. Ang gagawin natin is, ipitan na ulit. Pag malambot, pwede mo nyo munang kamay. Wala pa, kung sanay na kayo, siguro wala pa mga 5 minuto. Tapos na kayo. So, yung binayad nyo sa mekaniko, o sa pinagkabitan nyo, sabihin natin 100. Merienda nyo na lang. Diba? Delay lang. Ganun din ako dati. Kung pwede naman natin pag-aralan, kahit simpleng palit lang ng brake pad o mga minor lang, gawin na natin. Madumihan nga yung kamay natin, matututo naman tayo. Ganun lang po siya. Pit na yung pin. Wala tayong panlinis na ano kasi. Tapos 12. Balik na natin. So, natuto na ako nung gamit lang ako ng gamit ng motor na to. Hindi ko nang malayan, napudpud na yung likod. So, ganun din kayo, lalo na pag delay use nyo. Tapos, huwag nyo hayaang maging bakal to bakal na yung treno. So, masisira yung disc brake nyo. Mas malalaki pa yung gastos. I-preno nyo lang to, ibomba nyo lang hanggang para bumalik yung fluid. Oh, yun! So ayun nga no, so mabilis ng pagkabit. Sana may matutunan kayo. So salamat din sa mga videos na napapanood ko na may natutunan din akong aral. So sana kayo din.